Kakaugnay naman po ng epekto ng bagyong Dodong, nasa linya ng telepono si Director Edgar Posadas, spokesperson ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goruseta po ito. Kasama natin si Ryan Desiges ng Rise and Shine Pilipinas. Hi Audrey and Ryan, magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa ngayon. Yes, Director, kamusta na po yung assessment? Ano po ang update sa epekto nitong bagyong Dodong sa maraming lugar na mga binaha? Opo, yun nga po ang na-monitor natin. Ang pinakamarami pong epekto dito ay yung pagbabaha po. Pero so far po, marami na rin po ang nag-subside. Ano? As of this morning po, meron tayong 50 areas no na flooded and then 47 po yung nag-subside na at ito po ay karamihan sa Region 1. Yung subsided din po sa Region 1 at yung mga flooded areas po karamihan sa Region 1 and Region 3. And Audrey and ganun din po sa Region 6 pala, sorry. Yung isa po natin na minomonitor ngayon, meron po tayong auto-verify pa po natin. Meron pong na-report na nasawi dahil po sa landslide. Pero as of now po, biniverify pa po natin yon sa OCD Calabarzon, sa ating regional office po. At once na ma-confirm po, we will report that to you. Okay, sir, mukhang magpapatuloy pa po yung mga pag-ulan dahil po sa habagat. Ano po ang plano ng OCD ngayon, lalo na doon sa mga lugar na baha pa rin po sa binabaha pa rin? Ang NDRIM OC po sa Campaginaldo ay naka-blue alert para po ma-monitor ito ng maigi. Ano? At yun nga po, tama po yung sinabi nyo, Audrey, no? Kasi may binapantayan pa tayong isang weather system na LPA na posible pong papasok bilang isang bagyo. Pero we leave that already to pag-asa, no? Para po i-predict yun. Pero patuloy po ang ating pag-monitor, patuloy po ang ating pagpapaalala through our 17 regional offices po sa buong kapuluan at mga konseho din po na pinangungunahan ng mga OCD regional offices na yon. And patuloy din po ang ating coordination kasi very important po yung role ng mga local government units, particularly ng mga barangays, para po sa isakati, patupad nila yung kanilang mga plano like preemptive evacuations kung kinakailangan. Yung pag-provide po ng safe na evacuation centers, dapat alam po ng lahat na yan. At ganun din po, very important yung pakikita ng ating mga mamamayan dun po sa ating mga lokal na pamahalaan to their local dream homes. Importante po kasi ang pakikita ng ating mamamayan para sa kanilang kaligtasan. Okay, sir, may hanggang sa ngayon po ba may mga naapektuhan pa rin ng kawalan ng kuryente o supply ng tubig na mga lugar? Sa power interruption po, meron pong na-report na 11. Sa water supply interruption, meron pong isa. No? Pero yun po ay itinatama na po yun ngayon dahil importante po kasi yung mga yun. Sa area naman po ng komunikasyon, wala na pong naka-down ng mga systems sa ngayon. At yun nga po, minomonitor na lang natin yung mga pagbaha. At meron pa rin po tayong mga heavy rainfall warning ngayong umaga, no? Lalo na po sa Mimaropa, sa banda ng Mindoro. So, gusto po namin ipapatid sa ating mga kababayan doon na mag-iingat po kasi posible po yung talagang malalakas na pag-ulan ngayong araw na ito. Sir Edgar, good morning. Si Ryan Lisigas po ito. Sir, kumusta so far yung distribution naman ng mga relief goods doon sa mga residente po na apektado nitong mga pagbaha na ito, sir? So far po, in place naman siya, Sir Ryan, no? Wala po kaming masyadong nare-receive sa national level na dito po sa NDRIM OC. At gusto ko pong ipalagay yon na sapat po ang supply ng mga food items, mga non-food items, at mga relief items po para sa mga mamamayan na napoprovide pa po ng ating mga lokal na pamahalaan kasi meron naman po silang sariling local dream fund at pinaplano po nila ito kung paano nila gagamitin. At sa ngayon po, wala pa po kaming nare-receive na mga major requests dito sa Campaginaldo. Pero yung mga quick response fund natin, sir, I understand, nagsusunod-sunod na po ito. Nandyan po yung epekto ng Bulkang Mayon
At itong LPA, mapaparating pa po. Meron pa po ba tayong mga quick response funds sa kasakaling dumami pa po yung mga maapektuhang pamilya? Opo, in keeping po with the guidance of the President, so paulit-ulit po niya itong sinasabi, to bring timely, relevant, and adequate response po closer to the people kung kinakailangan. At ganun, din, ganun po ang ginagawa namin sa OCD at ganun din po sa NDRIM OC. Tayo po ay nandoon at laging handa. So far po ngayon, Sir Ryan, no? Tapat pa po yung ating pondo, hindi pa nga po, wala pa nga pong nagre-request sa atin sa National Law Office ngayon. So, ganito ang maganda po dyan, baka ginagamit pa po at sapat pa po yung pondo dun sa lokal na pamahalaan. Okay. Sir, panawagan na lang po sa ating mga kababayan na naapektuhan pa nitong pagbaha at syempre yung pag-iingat na rin po dito sa paparating pa po na isang LPA, sir. Maraming salamat, Ryan and Sir Audrey. Pumasok na po yung El Nino, ano? Extreme po ito. Kung meron pong habag at napakalakas po ng mga pag-ulan, especially on the western side. And at the same time, mga meron pong tagtuyot at saka ganun din po yung mga kapulangan sa tubig. So, ngayon po na meron pa tayong papasok na isang, posible pong papasok na isang weather disturbance at nandyan pa po yung epekto ng habagat, panatiliin po nating nakasubaybay, panatiliin po nating palagi tayong handa. No? Kasi po yung ating kaligtasan nakasalalay din sa ating sarili, sa ating kabahayan, sa ating pamilya. At kung safe po tayo din, makakatulong po tayo sa kaligtasan ng ating komunidad. At ang inyong pamahalaan po, ang inyong national government sa pamamagitan po ng Office of Civil Defense ay nandito lang po para tumulong kung kinakailangan alinsunod po sa pag-uutos ng ating Pangulo. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin dito sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Edgar Posadas, ang tagapagsalita po ng NDRRMC.